Napakahalaga ang topic na ating pag-uusapan ngayon, mga idol. Pero sa hindi nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Batang Mindanao, 29 Blood TV, ang iyong kaibigan na hindi mang-iiwan. Target natin, mga idol, na bago magtapos ang taon, magiging 23,000 na tayo, mga kabatang Mindanao. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe mo na yung YouTube channel ko at saka pakihit na rin yung notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Pero bago ang lahat, siyempre, intro muna tayo, mga idol. Yo, Guadwala Street Sun World Champion, guys, please subscribe Batang Mindanao TV. Ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na, let's go! Okay, gaya ng sinabi ko, mga idol. Topic natin na ito, napakahalaga. Bakit nga ba napakahalaga ang topic na ito? Kasi ang tao na ating maitatampok ngayon at ating mapag-usapan ay hindi basta-basta. Siya lang naman yung senator natin dito sa ating bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Manny Pacquiao. Bakit nga ba pag-uusapan natin ang taong ito? Dahil sa kanyang alipuris, mga idol. Alipuris nga ba? Kasi nagkiklaim tong taong ito na siya po ay isang legit na trabahante dito o pahinante dito sa MP Promotion. At alam naman natin, mga idol, kung sino ang nagmamay-ari nitong MP Promotion. Walang iba kundi itong si Manny Pacquiao. Kaya let's go, pakinggan natin ang sinasabi nitong tambalolo na ito, mga kabatang Mindanao. Kung yung dati kung todo sundo siya ng SUV, diba? Mga tao ni Boss Manny sa Senate ang nagsusundo sa kanya. Meron pa siyang escort. Meron pa siyang may driver siya na unipermado. Tapos talagang nakaalalay sa kanya darating sa airport sa diplomat dadaan. Diba? Yun po, mga idol. Malinaw na sinabi nitong si Tambalolo na ito na kung dati po ikaw po ay sinusundo ng mga tauhan ni Boss Manny doon sa Senate. Aba, tika, mga kabatang Mindanao. Ang taong ito hindi talaga nag-iingat, no? Hindi niya pinag-iingatan kung ano yung mga sinasabi niya, mga idol. Hindi niya alam baka dito, mga kabatang Mindanao, ay talagang maaladkad yung pangalan ni Boss Manny Pacquiao niya, mga kabatang Mindanao, no? Dito, sinasabi niya na kung dati po mayroon kang mga tao na inilaan si Boss Manny sa'yo galing sa Senado, tapos mayroon pa mga driver na talagang unipirmado, pero ngayon, ano na, diba? Makikita natin, mga idol, na kahit ano na lang ang binanggit nitong tambalolo na ito upang mayroon lang siyang maisabi dito kay Champ General Casimero, mga kabatang Mindanao. Ang pinakamasakit dito, kasi unang-una, hindi siya nag-iingat kung ano yung mga sasabihin niya, mga idol. Pwede na dito, mga kabatang Mindanao, na nang dahil sa mga sinasabi niya, masabit itong si idol natin, Manny Pacquiao, sa kanyang mga katarantaduhan na ginagawa patungkol dito kay Champ General Casimero. I mean, mga idol, itong si Tambalolo, diba? Kung mapapansin nyo, mga tauhan, galing sa Senado. Nasali dito yung usaping Senado sa boxing, mga idol. Bakit nga ba yung parang ibinigay sa'yo ng Senado na mga taong ito at ginamit mo dito sa personal mong buhay, sa negosyo mo? Napaka abnormal naman nun kung totoo yun, mga idol. Pero dito, nagbibase lang tayo kung ano ang sinasabi nitong si Tambalolo, mga idol, mga kabatang Mindanao. Kung dati daw, doon pa talaga dumaan sa diplomat, talagang mapapansin nyo, mga idol, mga kabatang Mindanao, na para bang sa likod nitong lahat ay mayroong isang kapangyarihan na malakas. Kung totoosin, mga kabatang Mindanao, ika nga baga, yung parabang VIP, special treatment talaga, mga idol, ito yung gusto niyang sabihin. Pero ang pinakamasakit dito, masaklap, mga idol, abusing of authority. Bakit po nasabing abuse of authority, mga idol? Kasi bakit ibinibigay ito sa iyo na kapangyarihan ng gobyerno upang gamitin mo, hindi lamang sa negosyo, hindi dun sa personal mong buhay, kundi relate dun sa pagiging senador mo, kundi relate doon sa pagiging trabaho mo
dito sa ating bansang Pilipinas. Pero anong sinasabi nitong tambalolo na ito, mga idol, mga kabatang Mindanao? Nawawala ka na sa tuno. Dito pa lang, pwede nang makalagkad yung pangalan na iniingat-ingatan ni Manny Pacquiao bilang isang senador. Pero ikaw, basta-basta mo na lang kinalagkad. Sinabi mo pa na galing talaga sa mga sinado yung mga tao na yan na talagang sumusundo dito kay Champ Janel Casimero. Para bang yung mga tauhan ni idol Manny Pacquiao, pinapatrabaho niya doon sa kanyang negosyo na yung mga tao niya nakalaan yun bilang senator siya. Ibinibigay yun ng Senado na proteksyonan siya at magtrabaho sa kanya doon sa kanyang obligasyon sa ating bayan. Pero ikaw tambalolo ka, sa totoo lang, wala ka na sa hulog. Nilagay mo sa alanganin yung pangalan nitong si idol natin Manny Pacquiao nang dahil lang sa sarili mong interes upang mayroon ka lang maibato o maikwinto dito sa mga tao na makikinig sa'yo, at saka especially mayroon kang maitira dito sa ating Angas ng Pinas, Cuadro Alas. Kaya tigilan mo na yan. Huwag mong gamitin yung pangalang Manny Pacquiao sa sarili mong interes. Baka magkaroon ng butas ang mga tao. Hindi naman talaga bubo yung mga tao na hindi talaga pwedeng mag-isip. Gaya na lang yan, mga idol, kung mapapansin nyo yan. Diba? Oo, mapapansin nyo yan, mababasa nyo yan, mga idol. Ano sinasabi nyan, mga kabatang Mindanao? Meaning to say, ginamit ni Pacquiao yung kanyang kapangyarihan bilang senator sa kanyang sariling negosyo. Diba? Yan. Oo, napapansin nyo yan, mga kabatang Mindanao, kung ano sinasabi nyan. Kaya ikaw, ano, butiki, mag-isip-isip ka nga. Oo, mag-isip-isip ka na. Huwag ka puro ano na lang, banggit ng banggit. Akala mo, ito yung pinaka-safe zone mo. Hindi. Oo, hindi. Akala mo, ikaw po ay nakapagpa-picture lang dito kay Senador Manny Pacquiao. Feeling close ka na. Pwede mo nang gamitin. Libre ka na. Gamitin yung pangalan niya. Uy, mag-isip ka. Kasi bakit? Oo, yung taong yan, ano yan? Public servant yan. Oo. Lahat tayo siniservisyo ng taong yan. Oo. Mayroon niyang pananaw na hindi pang sarili. Pero dito parang lumalabas na pang sarili. Ginagamit niya yung kapangyarihan niya bilang isang senador. Nang dahil sa katambaluluan mo, nakinig ka ba? Sana aabot ito sa'yo, Manny Pacquiao. Ako po'y nananawagan sa'yo na sana po mapigilan mo ang mga tao na gaya nitong tambalolo na ito na nagsasalita. Ipapakinig ko uli, baka hindi nyo napipinggan, mga idol. At saka siyempre, baka darating to ang video ito kay Manny Pacquiao. Pakinggan natin, mga kabatang Mindanao. Naglalakad na lang po siya sa kahabaan ng Baklaran. Kung yung dati kung todo sundo siya ng SUV, di ba? Mga tao ni Boss Manny sa Senate ang nagsusundo sa kanya. Meron pa siyang escort, meron pa siyang may driver siya na unipermado, tapos talagang nakaalalay sa kanya darating sa airport sa diplomat na yung mga dadaan. Idol, no, malinaw na malinaw, Boss Manny, kung nakikinig ka man ngayon, ako nakikibos na rin ako eh. Sana po ang mga taong ito supilin mo, ginagamit yung pangalan mo. O, sinusundo ka ng mga tao ni Boss Manny sa Malacanang, sa Senate. Grabe talaga, mga kabatang Mindanao. Mayroon lang maiba to. Lahat pwede nang banggitin. Di niya alam na nilalaglag niya pala itong kanyang, kung sakaling boss man niya ito, si Boss Manny niya, ay talagang hindi magandang gawain ito bilang isang, public servant. Kaya Manny Pacquiao, ako po yung nakikiusap sa iyo na ang inalagaan mong pangalan, sana po mapakalagaan mo, kasi may mga tao na talagang ginagamit yung pangalan mo upang makapagbato lang ng masama sa kapwa tao. Kaya dito lang tayo, mga idol, sa video natin ito. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Batang Mindanao, 29 Vlog TV, ang iyong kaibigan na hindi mang-iiwan sa inyo. I love you guys. Mabuhay. Please subscribe Batang Mindanao 29 Vlog. Salamat.